Matapos mag-usap ni Najiro at Ariana ay lumayo na ang binata sa kinaroroonan ni Ariana at nagtungo na ito sa gitna. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang dumilim ang buong paligid ng bundok, pagkatapos ay lumitaw ang mandirigmang engkanto at tinulungan nito si Jiro sa pagsasanay nito. Pagkalipas ng isang oras ay natapos na si Jiro sa pagsasanay, kaya naman nagliwanag na ang buong paligid ng bundok. Ngunit maya-maya ay dumating ang mga babaeng kasama ni Ariana at aatakihin sana nito si Jiro. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito sa binata ay humarang na si Ariana sa daraanan ng mga ito. "Tigil niyo yan! Hindi niyo pwedeng patayin ang taong ito!" sigaw ni Ariana sa kanyang mga kalahi. "Traitor ka, Prinsesa Ariana!" saad naman ang isang babae kay Ariana. "Traitor na kong traitor, pero hindi ko hahayaang paslangin niyo ang kapatid ko." Pasigaw na tugon naman ni Ariana sa kanyang kalahi. Hindi naman nakagalaw ang mga kasama ni Ariana sa kanilang kinatatayuan dahil sa kanilang narinig. Nagulat at naguluhan naman si Jiro sa kanyang narinig. Teka, ano pong ibig mong sabihin, miss? Nagugulo ang tanong ni Jiro kay Ariana. Sa pagkakataong iyon ay lumapit si Ariana kay Jiro at niyakap niya ito. "Jiro, ako ito, ang ate Ariana mo." Wika ni Ariana kay Jiro habang nakayakap ito sa binata at umiiyak. Sa pagkakataong iyon ay naalala ni Jiro ang isang babae na palagi niya kasama noon, at Ariana ang pangalan nito. Dahil sa pangyayaring iyon ay unting-unting pumapatak ang luha sa mga mata ni Jiro. Ate, ikaw ba iyan? Naluluhang tanong ni Jiro kay Ariana. "Oo, Jiro, ako ito." Tugon naman ni Ariana sa binata. "Pero ang akala ko ay namatay ka na nung inaatake ng mga aswang ang mga magulang natin." Muling wika ni Jiro kay Ariana. "Hindi ako namatay, Jiro. Ang totoo ay pinatakbo ako ni Mama at Papa noon para makatakas ako sa mga aswang na humahabol sa amin. At nang maabutan ako ng mga aswang, e bilang dumating ang reyna ng mga manananggal at tinulungan niya akong makatakas sa mga aswang. At kagustuhan ko na maging isang manananggal na may lahing gabunan, dahil gusto kong ipaghiganti ang pagkamatay ng mga magulang natin. At saka kaya namin inaatake ang baryo na pinuntahan nyo kagabi ay dahil pugad iyon ng mga masasamang aswang." Tugon naman ni Ariana sa kanyang kapatid, at doon ay naliwanagan si Jiro sa sinabi ni Ariana. "Kung gayon ay humihingi kami ng paumanhin sa ginawa namin pagpaslang sa mga kalahi mo kagabi." Wika ng tinig na nagmumula sa itaas ng puno, at paglingon ng lahat sa itaas ay nakita nila si Toto na nakatayo sa isa sa mga sanga ng puno na mangga at kumakain ito ng mangga. "Ay, nako naman, Toto. Lagi ka nalang sumusulpot kahit saan. Ano ka ba? Kabote?" "Hindi. Isa akong mushroom. Cherries." "Jiro, mukhang kailangan natin bumalik sa kabilang baryo na pinuntahan natin kagabi." "Tama ka sa sinabi mo, Toto. Sasama ako." Wika ni Ariana kay Jiro. "Sigurado ka, ate? Pero kapag nalaman ng reyna ng mga manananggal na nakipagtulungan ka sa amin, ay magagalit iyon sa'yo. At saka baka ang buhay mo naman ang manganib." "Bakit naman ako magagalit kung kalaban naman namin ang aswang na nakatira sa barang iyon?" Saad naman ang isang tinik na nagmumula sa likuran ng mga kasama ni Ariana, at paglingon nga nila
sa likuran ay nakita nila ang napakagandang babae. Siya, si Annika, ang reyna ng mga manananggal na may lahing gabunan. At si Annika ay ang bunsong kapatid na ang ina ni Najiro at Ariana. Mahal na reyna, magalang na uwi ka ng mga kasamahan ni Ariana kay Annika. Bakit pa po kayo sumunod dito, Tia Annika? Hindi ba't hindi pa po magaling ang sugat mo? Nag-aalalang tanong ni Ariana kay Annika. Huwag mo akong alalahanin, Ariana, dahil mabilis naman maghilom ang mga sugat ko. Ang inaalala ko ay kayong dalawa ni Jiro, dahil mga pamangking ko kayo. Sa pagkakataong iyon ay napatingin si Jiro kay Annika sapagkat kilala niya ito. Teka nga lang, Tia Annika. Ang ibig sabihin ay magkakilala kayo ni Ate Ariana? Tumango naman si Annika bilang tugon sa tanong sa kanya ni Jiro. Lagi naman akong nagtutungo sa tahanan ninyo, ah. Pero bakit hindi ko nakikita si Ate Ariana doon? Muling tanong ni Jiro sa kanyang tiyahin. Kapag pumupunta ka kasi sa bahay, eh wala naman doon ang Ate Ariana mo. At kapag umuwi ka na sa inyo, ay saka naman bumabalik ang ate mo. Tugon naman ni Annika kay Jiro. Tia Annika, maaari ko po bang malaman kung bakit lagi niyong inaatake ang baryo na pinuntahan namin kagabi? Ganito kasi iyan, Jiro. Naroon kasi sa barang iyon ang mga aswang na umatake at pumaslang sa mga magulang ninyo. Kaya lagi namin ginagambala at inaatake ang mga nakatira doon. Karamihan kasi sa mga nakatira sa barang iyon ay mga aswang. At kakaunti lang sa barang iyon ang karaniwang tao. Kung ganun, kailangan malipol ka agad ang mga aswang na nakatira sa kabilang baryo para makapamuhay na ng mapayapa ang mga tao roon. Sabat naman ni Toto sa usapan. Maya-maya ay nagpaalam na si Toto kina Jiro at bumalik na ito sa kanyang tahanan. Gayon din si Tia Annika at ang mga kasama ni Ariana. Ang naiwan na lang sa bundok ay si Najiro at Ariana. Sige ate, uuwi na rin po ako. May kailangan lang po kasi akong asikasuhin. Pagpapaalam ni Jiro kay Ariana. Jiro, maaari bang doon na ako manirahan sa tahanan mo? Gusto kasi kitang makasama at gusto ko rin makabawi at punan ang mga panahong wala ako sa tabi mo. Saad naman ni Ariana kay Jiro. Pumayag naman si Jiro sa nais ng kanyang ate Ariana. Pagkatapos ay naglakad na sila papauwi sa tahanan.